My name is Dean and welcome to our first episode of Community Tour. Yes, you heard it right. Break time muna tayo sa mga house tours ngayon at magpainit muna tayo and explore itong Havila Township owned and developed by PhilInvest Land Inc. This Havila, meron siyang laki na 400 hectares na sinasakop niya na ang tatlong bayan ng Taytay, Antipolo, and Angono Rizal. And currently, nandito kami ni Mark ngayon sa Taytay Rizal, which is near sa boundary ng Antipolo City. We have 150 meters above sea level hanggang 275 meters above sea level in this township project. So imagine ganong kataas yung area, and it gives you the city view, mountain view, or even lake view. So ganun siya kataas, and you expect na flood-free itong location na to, even ng Ondoy or this recently Ulysses. Bago natin i-explore yung loob ng subdivision, pag-usapan muna natin yung location. This gate has about 5 kilometers distance going to C6. And if you already heard C6, C6 is one of the best alternative route ng mga Rizaleños going to south. Imagine it will give you about 20 to 30 minutes going to Bicutan, Taguig, or even Makati. And ang distance naman nitong gate going to Ortigas, pinned to Robinson's Galleria, is about 12 kilometers. And the recent news about the MRT extension from N. Domingo San Juan hanggang dito sa Tikling and up to malapit sa munisipyo ng Taytay. The nearest location of the station na gagawin, which is the MRT, is about 1 kilometer in this area. So expect na magkakaroon ng price hike to once completed na yung project or once kapag ginagawa na. Okay, so pasok muna tayo sa loob and i-explore natin yung iba't ibang areas kung bakit mas maganda bumili dito sa Havila. When we talk about subdivision, one of our top concern is the security. Kung gaano ka-secured yung family mo or your property. We're still here in Havila Taytay Gate, and as you can see, we have guards stationed here. So sila yung mga nag-filter ng guests, visitors, and deliveries sa mga homeowners. Dito sa Havila, we have 8 more communities inside. And these communities have their own stationary guards, perimeter gates, and clubhouse. So imagine kung gaano ka-secured yung family mo and your property. So kapag may visitor kayo dito, i-coordinate ng guard papunta doon sa stationary guards kung sub-subdivision kayo bumili ng property or kung saan kayo nag-invest. Imagine kung gaano kagaling yung security dito, because isa lang yung security agency, isa lang yung frequency ng radio nila, so madali lang makipag-coordinate with regards sa visitors and other deliveries. Okay? Lakad tayo doon and pakita naman namin sa inyo itong main road. As you go here, makikita nyo na maraming open space, landscape garden, and preserved areas for trees. So imagine kung gaano kaganda yung hangin na ini-inhale nyo dito sa area ng Havila. Right behind me, makikita nyo na public parking. So dito, pwede mag-park yung mga susunduin dito sa main entrance. Okay, so tingnan naman natin yung commercial area at kung anong school yun na dito sa loob ng Havila. Nandito tayo ngayon sa commercial area nitong Havila Township. Still here in Taytay Rizal. And right behind me are the commercial establishments. Okay? And on my right side is one of the most important part of this community. This San Beda College Rizal Campus. Yan. How convenient, di ba? Dito kayo nakatira and anlapit ng school ng bata. This school, co-ed na siya ngayon and hanggang senior high. Pwede dito. But currently, of course, because of the pandemic, kaya wala ganong estudyante or wala talagang estudyante. So, pakita naman namin sa inyo yung isang school
doon sa Antipolo part. Okay? This road, papunta siya sa Antipolo City. And on my left side, papunta yun sa Taytay, kung saan tayo nanggaling kanina. The good thing is, doon sa dulo, meron niyang tricycle station na pwede ka sumakay papunta hanggang SM Taytay, which about 5 minutes nandun na kayo. May shortcut yan sa loob, eh. May barangay road yan. Okay? So dito, may mga area, may mga subdivision na pwede ang tricycle, may areas din na hindi pwede. It depends on the homeowners of the said community. Kasi as I've said earlier, this community, umbrella community siya, a community within the subdivision. Ganyan yung style niya, parang umbrella community. So, depende sa homeowners kung tatanggapin nila yung tricycle or pagbabawal nila. So, kanya-kanya silang style or kanya-kanya silang implementation. Okay, so punta tayo doon sa isang part, yung ibang commercial establishment. Nandito tayo ngayon sa middle part nitong Taytay. And ito yung isa sa commercial establishments, shop house. So nandito yung mga grocery items. And on this side naman, bago pa lang siya ginagawa. Yan. And soon, mag-ooperate na rin to. That establishment naman, for aluminum and glass. And on the other side, mga milk tea naman yung binibenta nila. So, yan yung one of the establishments here in Havila. So, hindi nyo na kailangan lumabas ng Havila for some errands. In front of us is one of the community na tinutukoy ko dito. Tingnan natin. This is the main road, kaya makikita nyo malapad. 15 to 20 meters wide siya. Yan, so nakikita nyo may guard ulit. Okay. Sila yung nagfi-filter ng mga visitors and mga deliveries. So, yun yung iba sa community. Mamaya dadaan na natin yan. And as you can see, meron din tayong tricycle stations dito. And kung makikita dito sa camera mo, Mark, yung city view. Yan. And yung bubong ng San Beda. So imagine kung gano'ng kataas yung area. Tingnan naman natin yung ibang part nitong subdivision. Bago tayo pumunta dun sa isang school, pag-usapan muna natin itong community. As you can see, nandito tayo sa open space or the amenity area nitong one of the 8 communities inside Havila Taytay. Okay. And as you can see, meron tayo dyan city view, nandito yung mountain view, yung lake view, hindi kita rito sa area na to. So, for the residential lots, we have range of 120 square meter hanggang 1,000 square meter. For the price per square, ang range naman yan is 23,000 hanggang 40,000 per square. The minimum price as of the moment is 3.3 million for 130 square meter. Ganyan yung ano natin ngayon, range ng prices. But of course, magtataas yan in the future. So, depende kung kailan nyo pinanonood itong video na to. Okay. For the utilities in this area, we have electricity, which is Meralco. For the water, it is Manila Water. But si Philimbes yung nagpa-facilitate. So, expect na medyo mas mataas yung price per cubic meter ng tubig natin dito. For the internet, we have wired PLDT. So, ganun din sa cable. So, hindi na siya naka-dish, naka-wired na sila. No? Mas consistent yung ating signal. So, dito, ito yung mga gusto namin area dito. Maraming open space where you can walk your pets. Yung anak niya, pwede nyo laruin dito. Turuan silang mamisikleta in this area. So, mararamdaman nyo talaga dito pagdating na hapon, medyo malilim. Family-oriented yung place. Even this pandemic, may mga naglalakad sa labas because tulad nga nasabi ko, maluwag yung lugar, maraming open space, so hindi kayo nagkakasalo-salo sa isang area. So, each communities or the 8 communities here inside Havila have their own amenity park. So, hindi sila nagsishare. Each community, they also have their own guard and clubhouse. Okay, so tingnan naman natin yung isang school dito sa area na to. Pero bago yan, tingnan muna natin yung ibang view. Kita ba dyan yung city view, Mark?
Yan. So naglalakad lang tayo ngayon, hindi drone yan. Mataas talaga yung area. Okay, yun yung city view. Then mamaya, tignan natin yung lake view and another city view. Mas maganda yung view, mas mataas. And yung mountain view. Okay, sana. Let's go! Dito naman tayo ngayon sa Havila Antipolo, and dito located yung pangalawang school sa loob nitong Havila Township, which is the Paref Rosil School. And this school is exclusive for girls. Okay, hanggang high school siya from preschool. And dito sa area ng Havila Antipolo, meron din tayong mga residential lots na binebenta starting from 300 square meter hanggang 1,000 square meter. Before may mga 120 and 162, pero sold out na yun. So mga available ngayon is ranging from 300 hanggang 1,000 square meter. Silipin natin tong community, saglit lang, tara. Okay, so this is one of the communities here inside of Havila Antipolo. And today is Friday and napakatahimik ng area. And as you can see, maluwag, maraming puno, maganda rin yung mga landscape. And of course, security, ganun pa rin, may stationary and roving guards. And mamaya, titingnan natin yung main gate. But for now, tingnan muna natin yung main gate ng Angono. And susunod natin yung Antipolo. Tara! Ngayon, nandito naman tayo sa Angono Gate nitong Havila Township. So, this is in Angono, Rizal. And yung daanan na yan, papunta yan sa MOA. Or sa Mall of Angono. Kidding aside. So, that road, papunta yan sa SM Angono. Okay? And papunta naman yan sa bayan ng Antipolo, yung kabila. Yung kabilang parte ng kalsada is another project of Havila, which is called Forest Farms. Diyan nagbebenta naman tayo ng mga farmlots, residential farmlots yan, in an exclusive subdivision. The lot range is from 760 square meter hanggang 3,400 square meter. So may mang ilan-ilan na lote na natitira dyan na for sale. Okay, so ngayon punta naman tayo doon sa Antipolo Park. Dito naman tayo ngayon sa Antipolo Gate nitong Havila Township. Okay, and this road papunta yan doon sa simbahan ng Antipolo. So that one will took you about 2 to 3 minutes, like less than 2 kilometers nasa simbahan na kayo ng Antipolo and shopwise. Yan, and so, pupunta naman doon sa kanan, papunta naman yun sa Thunderbird Resorts and Casino sa Binangonan. Okay, this is the commercial part of Havila Antipolo, and as you can see, meron tayo dyan 3 restaurants, isa, dalawa, and tatlo. Kukunan ni Mark yan mamaya para makita nyo. And obviously, ito yung main road. Nakita nyo, sobrang luwag niya, 15 to 20 meters wide. And dito, yung main gate na to, katabi niya yung Transfiguration Church. Ayan. So if ever na mag-decide kayo pumunta dito, let us know prior to dates na gusto nyong pumunta dito para makapag-schedule tayo ng viewing sa developer, because mahigpit tayo ngayon because of the pandemic. So meron tayong mga prior schedules na dapat laging binibigay sa mga coordinator nitong PhilInvest. We are here in one of the highest peak inside of Havila Township, located here in Taytay, Rizal. And as you can see, we have city view, lake view, and the mountain view of Antipolo City. So kayo na mag-decide kung ano mas babagay na view para sa inyo. And by the way, this is just the part 1.
of Community Tour. Yan. For more videos, you can look for the playlist titled Community Tour. And kunyari man wala kayong makitang part 2 or part 3, ibig sabihin, isa kayo sa mga naunang nakapanood nito and you can take the advantage of our inventory listings. Yan. So if you think this is the right home for you or the best place for you, you may contact us anytime at the numbers listed below the screen. For more details, visit our social media accounts and our website. Again, my name is Dean of Homescape Realty, your guide to your real estate needs. Thank you and see you next week.